This is Inspirations Unlimited. Inspirations Unlimited. Tuesday, Tuesday. Happy Tuesday, kaagapay. Welcome sa iyo na nakikinig dito sa programang Inspirations Unlimited over 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tayo, kaagapay, ay proud and active member ng KBPO ng Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ito po, si Kayla Escalante ang makakasama po ninyo sa isang oras ng kwentuhan at tawanan. And of course, hindi ako nag-iisa, mga kaagapay, dahil sinasamahan po tayo today ni Raymond Paner. And kami pa rin ang inyong makakasama sa inyong favorite program kada Tuesday. And not just Tuesday, Kayla. Feeling ko buong week. Oo, diba? Buong week. And ayan, so kami po ang inyong makakasama sa episode na to ng Tuesday, Tuesday. So Kayla, bakit nga ba Tuesday, Tuesday ang pangalan bakit ng show ba? Natin? Kasi this Tuesday, ang daming Tuesday, diba? Kasi this Tuesday, meron tayong pag-uusapan na topic, mga opinions, discussions, and other thoughts po kasama ang points nyo and kasama kayo sa conversation natin, mga kaagapay. So, mamaya po, babasahin natin yung question of the day natin and mag-ready na po kayo sumagot mamaya. Yes, at bago natin ibigay ang ating katanungan, shoutout po muna sa mga kaagapay natin na nakikinig via FEBC PH mobile app. Yan po ang official mobile app ng FEBC Philippines na maaari mong ma-download ng libre, kaagapay, sa Google Play Store o kaya naman po ay sa Apple App Store or sa Google Play Store. At maaari ka na rin makinig sa pamamagitan ng Facebook and YouTube channel. Hanapin nyo lamang po ang 702 DZAS FEBC Radio. Pero kahit saan ka mang panig ng mundo nakikinig, anuman kapamaraanan ang pakikinig mo, tuto ka lamang, kaagapay, at gaya nga po ng sabi ni RR, kasama ka, kaagapay, sa ating discussion for today. Ayan. So, kaagapay, nasabi nga namin ni Kayla kanina, di ba may question of the day tayo? And kasama pa rin kayo sa discussion natin. So, eto na, Kayla. Eto na nga. Sasabihin na natin ang ating question of the day. Kung ang kaibigan mo ay may problema. Oh. Ayan, may problema agad. Umpisa pa lang. Kung ang kaibigan niyo po ay may problema, ano ang ipapayo niyo? Be strong or to be happy? Ulit po, mga kaagapay, ha? Kung ang kaibigan niyo ay may problema, ano ang ipapayo nyo? To be strong or to be happy? Yan. So mga kaagapay, ipadala nyo na po ang inyong kasagutan. Bisitahin nyo lamang po ang ating Facebook page at nakapost po doon ang ating question of the day. Comment ka na, kaagapay, at ibahagi mo sa amin kung ano nga ba ang iyong kasagutan sa question of the day natin. Kung ang kaibigan mo ay may problema, kaagapay, ano ang ipapayo mo? To be strong or to be happy? Pwede ka rin mag-comment, kaagapay, dito sa ating Facebook live stream o kaya naman ay sa YouTube live streaming natin. Muli po ang ating question of the day. Kung ang kaibigan mo, kaagapay, ay may problema, ano ang ipapayo mo? To be strong or to be happy? Kasi syempre, RR, di ba? Lahat naman tayo may kaibigan. Oh. Di ba? Di ka sure. Joke lang. Opo, lahat po tayo may kaibigan. May kaibigan. At yung mga kaibigan natin na yon, at some point, di ba, nakakaranas naman talaga ng problema. Meron bang tao na hindi nakakaranas ng problema? Kung meron, comment down below. Opo, pakikuha na po kami ni Kayla. Do, para wala na rin kami problems. So, ayan mga kaagapay, share mo na po sa amin kung ano ang ipapayo mo sa iyong kaibigan na maging matatag or maging masaya. So, ayan na nga, Kayla. Since yun yung question of the day natin, kapag may problema ang friend nyo, ano, to be strong or to be happy? Ikaw, Kayla. Ako,
to be happy. Hindi, ang tanong, ano yung problema mo? Ako, ano yung problema ko? Ganito, mga kagawa. Pero ako, kung sasagutin ko yung ating question of the day, to be happy. Bakit to be happy? Kasi diba, yun nga, na-mention natin na lahat naman tayo dumadaan talaga sa problema. Ito man ay sa personal, sa pag-aaral, sa trabaho, sa pamilya. Pero kapag kasi habang pinagdadaanan mo yung problema na yon, tapos happy ka, parang mas nagiging clear yung mindset mo. And kung clear yung mindset mo, mas magiging madali sa'yo para mag-desisyon kung ano yung kailangan mong gawin. And mas nagiging grateful ka despite nung pinagdadaanan mo. Kasi happy ka eh. Parang hindi ka nagiging bitter kahit may problema ka. Happy ka. Nagiging grateful ka despite nung pinagdadaanan mo. And mas nagiging clear nga yung mind mo. Ganun pala yung pag-happy. Yes. Ganun ako pag-happy. Ah, ganun ka pag-happy. So, hindi lahat ng tao ganun. Sana ganun. Sana nga eh. So, example po natin si Kayla Escalante. Naging example pa nga. Eh, ikaw. Ako. Kayla, kung happy ka, hindi naman pwedeng happy din ako. The joke lang. Ano, syempre, to be strong. Bakit naman to be strong? Kasi hindi lahat ng happy. Strong. Oo, joke lang. Pero hindi kasi lahat ng happy in a situation. Alam mo yun? Kasi sometimes ang happiness, fleeting. Yes, spell fleeting sa susunod na episode na lang po. Fleeting lang yun. Pero, ayun eh, sometimes kasi ang happiness, hindi siya forever. Laging may problems tayo and everything that will cause us to be unhappy. There will be challenges. Yes, challenges. Ilan pa yan? Or something yes, like that. With yes. Kahit enumerate nyo pa po yung challenges na yan sa buhay nyo, darating at darating po yan, diba? Sabi nga, diba? Ang buhay, hindi siya storm-free. Pero as much as possible, we want to be storm-proof, not free. Kasi darating at darating yan. So, just like yung person na prepared sa storm, kailangan mo maging strong. So, yun yung sasabihin ko sa kanila. Kasi, hindi mo maiiwasan yung pagdating ng problema sa buhay. Diba? Or something like that, diba? There will always be something that will keep us down. But yung challenge is to get back up. Ay! Umpisa pa lang yan, no, mga kaagap. Marami pa po kaming sasabihin ni Kayla mamaya. Oo, so ako po ay team be happy. Si RR naman ay team be strong. At yun naman din yung prayer natin para sa ating mga kaagapay na maging masaya sila, na maging matatag sila sa buhay. Kaya nga ito, RR, bilang pinag-uusapan natin ang pagiging strong, pagiging happy, isha-share natin ang ilang tips sa ating mga kaagapay para ma-achieve natin kahit papano, di ba? Yung happiness sa ating buhay. Happiness daw. Unahin. Unahin natin yung happiness. And mamaya, kaagapay, tuto ka lamang. Tips naman kung paano mas maging matatag sa buhay. Una na ako, RR. Sige. Una, palagi daw tayong ngumiti. Ayan, lagi kami nakangiti. Ayan, ngiti kaagapay, ngiti. Opo, samahan nyo kami mag-smile. Smile ka naman dyan, kaagapay. At yun nga, kapag daw tayo ay ngumingiti, mas nagiging masaya tayo, mas nagiging positive yung aura natin, yung mindset natin. Yun yung akala natin, di ba? Na pag we tend to smile kapag tayo ay happy. Pero actually, yun daw ay two-way street. Two-way, hindi one-way. Sorry, pwede bumalik. So, we smile daw because we're happy. Ay. Pero smiling, yun daw pag-smile natin ay nagko-cause para sa brain natin na mag-release ng dopamine na nagiging reason bakit tayo nagiging masaya. So in short, kapag feeling mo down ka ngayong umaga, tapos ngumiti ka, nakakatulong din yon yung pag-ngiti na yon para kahit pa paano ma-boost yung energy mo, ma-boost yung mood mo, maging positive yung mood mo. Kaya naman kaagapay next time na ma-feel mo na nadadown ka, na halimbawa may problema ka. Yes.
ngiti ka lang, kaagapay. And tignan mo kung ano yung mangyayari sa mood mo. So, makakadagdag daw yon na magkaroon ng positive mood. Sabi nga nung ano eh, yung tagline dito sa DCS, ngiti ka lang. Achieve mo yun. Oh. Diba? Kasi kailangan natin ngumiti. Mm-hmm. And alam nyo ba, sabi din sa research, may pa-research yes. Rin. Sorry, nag-prepare. Joke lang. May research daw po, ang smiling only uses 2 muscles sa katawan. So, hindi po nalulukot yung mukha nyo kapag nagsasmile kayo. So, paano pag nag-frown ka or something like that? Oh, di ba mas nakakapagod mag-smile? Diba? So, imagine nyo, para po nalukot yung mukha nyo. So, pag tanda-tanda nyo, may wrinkles, may wrinkles na po. Hindi po yun maganda. Yes. Pero kung may wrinkles na po tayo, mag-smile na lang po tayo. Baka sakaling, the joke lang, maganda pa rin po kayo kahit may wrinkles kayo. Pero ang point is, pag nagsasmile po tayo, nakaka-affect po ito sa mga ibang tao. Imaginein mo, nakita kang tao, nakaganon siya the whole day. Di ba nakakahawa? Nalungkot siya the whole day, di ba? So, imaginein mo, ganun kasama mo siya. Parang, kamusta ka kayla? Okay lang ako. Pero nakasimama. Oo, di ba? So, mahahawa yung mga ibang people. Malang, ay, hindi so, okay. Paano dapat? Kamusta ka kayla? Ah, okay lang. Mascot pa. Pero mas better nga naman na magsasmile yes. Tayo. Hindi mo ibig sabihin ito kahit may problema. Dapat nakasmile lang. Ha? Ibig sabihin lang po nito, smile when you can. Yun po ang ibig sabihin namin. Hindi po ito toxic positivity, yes. Ha? Gusto lang po namin nakangiti kayo kasi gusto namin kayo maging happy. Mm-mm. Kaya kaagapay, patingin naman ng smile, ayan, no? Ayan, ang gando. Oh, ngiti ka na kaagapay. 3, 2, 1, smile! Oh, ayan, oh, gabi siya. So, ayun yung una nating punto, smile. Ito, number 2. Nako, ito na. Ito talaga. Get plenty of sleep. Nako po. Alam nyo po ba, mga kaagapay, para sa mga adult, na katulad ni Kayla. Wow. 7 hours or more po ang kailangan. Grabe. Namin. Sabi nga ganun, matulog ng maaga, hindi ng umaga. Mm-hmm. So kasi, ang sleep daw ay yung fighting or ito yung nagpapalaban ng katawan natin para sa mga para mas lumakas yung resistance natin. And some even suggest na mag-nap tayo during the day. Hindi po habang nag-work, ha? Ibig sabihin po natin, kailangan natin mag-recharge kasi dito daw po nagre-rejuvenate yung katawan natin. Wow. Habang nagsisleep tayo. Next week ko na lang po isa-spell yung rejuvenate. So, mahalaga talaga, Nor, ay yung pagtulog. Kaya, ikaw ba nakakaabot ka ng 7 hours? Nga ano? Oo, kaso mga 3 hours. 7 divided 3, 2 hours lang. More than 2 hours lang. O kaya mga kaagapay, kapag inaantok, matulog. Kapag napapagod, matulog. O magpahinga, matulog. Mahalaga po yan sa ating katawan. Pangatlo naman, ito ay eat with mood in mind. Ay. So, kumain naman ng tama. Ng tama, kaagapay. Baka naman pagod ka nang kakaisip sa problema mo. Tapos ang kakainin mo pa, junk food. Ay. Kakainin mo, ano, soda. Ano. Ay, sorry, carbonated lang sa akin. mga kumain ng masusustansyang pagkain. Dahil yan po, yung mga masusustansyang pagkain, nakakapag-contribute po yan sa ating overall health. At yung mga food na yan, ay meron ding epekto sa ating mental health, diba? Totoo yan. And alam nyo, mga kaagapay, kasi nag-research kami ni Kayla online. Sasama ko na si Kayla sa pag-research, diba? So, alam nyo ba, may nakita ko online. Alam nyo ba, ang rice. Merong specific na recipe ng rice na mabubusog ka na isa pa lang beses mo siyang kakainin. Ito yung cauliflower rice. Ah, oo. So, pag kinain nyo daw po siya ng isang beses, ang katumbas po ng kabusugan nyo nun, ay 9 cups of rice. Grabe. Na white rice. Ha? So, ibig sabihin po nun, hindi nyo na kailangan kumain ng madami. Ang kailangan po is quality eating. Ibig sabihin po namin ni Kayla, si Kayla, naku, healthy yan. Sa sobrang healthy niyan, ang merienda niyan. Ano?
rice. Kaning lamig. Ay, turon na ano, naka-sugar. Yeah, joke lang. Pero, ayun po, di ba? So, kailangan natin mas quality na food. Hindi po ibig sabihin na ito, mas quantity yung kainin natin. Mm-hmm. Hanggang sa mabusog tayo. Ang ibig sabihin po namin ni Kayla, mas kumain po tayo ng gulay. Ay, nalungkot ka doon. Mas kumain po tayo ng healthy food. Oh. Yung makakapagbigay ng lakas sa atin, hindi yung magte-take pa sa atin ng lakas. So, if gusto niyo po ng junk food, on occasion lang. Wag lagi. Wag lagi. Wag everyday. And, ang saya-saya ngayon kasi ang dami ng alternative sa mga drinks. Pag gusto mo ng soda, may carbonated water na. Alakas mag-plug eh. No? Para sa carbonated water. Eh, sige, ano, i-justify mo yung sarili mo. Kasi, wala siyang calories. Wala siyang sugar. Sure ka. Wala. Kasi nakalagay lang sa kanya. Talaga nag-explain. Pero, may mga alternatives na healthy alternatives. Kung ayaw nyo ng ganong water, gusto nyo ng lasa, magbuko juice na lang po kayo. Or something na makakapag-healthy. Basta masustansya. Yes. Gusto ko tuloy ng buko juice kayo. No? So yan mga kaagapaya, reminder po namin para mas maging masaya, kumain ng masustansyang pagkain. Kita nyo kami ni Kayla, di pa kami kumakain, masaya na kami. Oh, di ba? Kasi kumain kami kanina. Katulad nito, practice gratitude. Ayan. Simply by being grateful, you can give your mood a big boost. Ayan. Thank you, Kayla. Yan, ganyan. Maging mapagpasalamat, diba? Ayan, nagpapasalamat po kami sa mga kasama na mamaya-mamaya. Extra na pala. Ayan, so, yun yung isa sa mga benefits kapag nagpapasalamat ka daw. And yung katawan mo daw, may study na ganun. Ito yung nagbabago ng chemical sa katawan natin. Mas tumataas daw yung happy feeling natin kapag nagte-thank you tayo. So, mga kaagapay, thank you. Yan. So, di ba, kailangan natin i-spread yung happiness kasi hindi lang naman dapat nasa atin. So, kanina, smile, di ba? Tapos, ayun, practice gratitude naman, di ba? So, para kumakalat siya. Mm-hmm. Hindi lang sa'yo yung happiness mo, di ba? So, salamat sa inyo, mga kaagapay. Thank you, mga kaagapay. Sinasamahan po ninyo kami mula umaga hanggang gabi. Para may gitna pa yun. So, kapag naging mapagpasalamat ka, idamay mo na rin, mga kaagapay, ang magbigay ng compliment. Mm-hmm. Ayon daw sa research, nag-prepare. Ang paggawa daw ng mga act of kindness ay makakapag-promote din sa ating overall well-being. So, in short, akala natin kapag nagbigay tayo ng compliment, ang nagbe-benefit lang yung binigyan natin ng compliment. Pero hindi pala. Tayo rin mismo na nagbigay ng positive compliment sa ating kapwa. May ano din yun, may epekto rin sa ating overall well-being. Kaya magbigay ng compliment sa kapwa kaagapay, sincere compliment sa ating mga nasa paligid, kaya RR. Magbigay tayo ng compliment. Akala ko bibigyan ako ng compliment ni Kayla. Mamaya pa pala. Good job. Ay, grabe. Sorry. Grabe. Good job din sa ating mga kaagapay dito sa broadcast, di ba? Mm-hmm. Na lagi tayong tinutulungan. So, ano mga positive na nakita mo sa iyong kapwa, wag natin yung ipagdamot na ibigay sa kanila. Magbigay ng compliment. Mga kaagapay, wala namang mawawala sa atin kung sasabihin natin sa ating kapwa na, uy, good job. Uy, ang ganda ng damit mo today, ha? Diba? Mga ganong bagay. Nakakapag-boost ng kanilang mood. Ng confident, ng mood. And sa atin din, na nagbigay ng compliment, meron din yung magandang idudulot. Hey, may nakita ko. As a person na nasa online lagi. Na online lagi, di ba? May nakita akong ganun. May megaphone siya ganun. Tapos natawag siya ng tao. Oh, ikaw, kunyari, naka-green. Ang ganda mo dahil. Gaganun siya or something bigla. Tapos yung mga pima, ay, nagbablush. Mm-hmm. Kasi, ang dalang na ngayon makarinig ng compliment ng mga tao. I don't know if it's dahil sa mga nangyayari sa buhay nila or dahil sa pandemic. Hindi na po tayo marunong makipag-usap sa labas. Pero,
ito yung nagpapakita na ganun, yung mga ganitong moments, ito yung nagpapakita na nakakatulong talaga yung mag-compliment. Kaya yan si Kayla. Ano? Good job din. Yeah. Good job, kaagapay. Oh, thank you for watching. Ito, ito naman mga kaagapay. Since kanina, ang dami namin sinabi. Pero ito, yung number 6 natin. Ang ganda nito. Acknowledge the unhappy moments. Mm. Ayan. And a positive attitude is generally a good thing, but bad things happen to everyone. Ito'y parte lamang ng buhay. So, kapag nakakatanggap tayo ng bad news, alam nga namang talikuran natin, wala nangyari. Hindi nangyari yun. Or something like that. Paano mo a-acknowledge yung isang bagay? Paano ka makaka-move on? Yes, move on. Paano ka makaka-move on sa ganung bagay if hindi mo siya a-acknowledge? Mm-hmm. Imagine nyo kaagapay. If ako, example lang, if ako, nakatanggap ako ng bad news, mas parang, ah, ganun, happy lang ako or something. Ang negative effect nun, internal sa akin. So, ibig sabihin po nun, kailangan natin tanggapin yung mga nangyayari sa buhay natin and wag natin ito itago sa ilalim ng mga bagay-bagay. Alam mo, magpapakabisi na lang ako or something like that. Shrug off. Oo, hindi ka po si Superman. Si Superman po, napapagod din yun. Yun na nga. So, ibig sabihin po natin, it happens to everybody. Bad things, bad news, bad situations. It happens to everyone. So, ang gagawin po natin, as much as we can, accept it, acknowledge it. So, pagdating sa ilang days later, unti-unti nang nagde-diminish yung effect niya. Unti-unti nang lumalakas ulit yung katawan natin kasi unti-unti na natin siya natatanggap. Oy, dun ka na makakaisip na, paano ko ba susolusyonan tong bagay na to? Or, paano ba ako makakawala sa ganitong situation? Diba? So, how can you protect yourself if you're not acknowledging something that is happening in your life? Acknowledge po natin yan, mga kaagapay. So, ako, ina-acknowledge ko. Uy, bigla pa lang. May unhappy moments. Pero lahat naman tayo ay dumadaan dyan. So, please, huwag niyo pong isipin na kayo lang ang dumadaan dyan. Lahat po tayo ay dumadaan sa mga ganyang bagay. So, it's very normal. True. At gusto ko yun yung point mo na yun ng RR na in the first place, paano mo susolusyonan yung isang bagay na hindi mo ina-acknowledge? Mm-hmm. Diba? Paano ka makakaisip ng solusyon? Paano ka makakaisip ng pwedeng gawin kung in the first place hindi mo tinatanggap, hindi mo ina-acknowledge sa sarili mo na may problema? So, kaagapay, acknowledge unhappy acknowledge moments. Acknowledge po natin yan. At kung na-acknowledge mo na yung unhappy moments, pwede mo namang i-consider na makipagkita with your friends. Ayan. Diba? Kasi tayo daw mga tao ay considered tayo as social beings. Diba? Mahalagang part ng life natin yung pakikipag socialize. Diba? Mm-hmm. Kasi wala namang tao na nabubuhay ng mag-isa lang, di ba nga? Ayun. Cliche man, pero no man is an island. Kaya kami naka-green. Oo nga, no? So, ayan mga kaagapay, makakatulong na makipagkita with friends, hang out with friends, i-share mo yung mga pinagdadaanan mo, i-share mo yung victories mo, i-share mo yung mga down moments mo at makakatulong yung iyong mga kaibigan. Hindi man sila magbigay ng payo kasi 'di ba minsan hindi mo naman talaga kailangan ng payo. Ang kailangan mo lang someone na makikinig sa iyo. At yun ay ang ating mga kaibigan o yung mga ating mga leader, 'di ba, sa church. Yes. Yan. So, see friends, mga kaagapay, makakatulong sila para harapin mo yung problema na meron ka. And totoo yun, Kayla. Katulad nito, sabi dito sa last na, get into nature. Speaking of green, diba? Yan. Speaking of green po. Team green kami today. Alam nyo ba, mga kaagapay, 30 minutes ka lang daw mag-spend ng time sa space na green. Hindi po ibig sabihin nakatapat kayo sa screen na may green, 'di ba? Hindi po ibig sabihin ganun, ha. Ibig sabihin po nito nakatapat ka sa mga puno. Sa mga dagat. Yeah. Dagat. Diba? Or mga area of nature, 'di ba? It can help lower blood pressure and the chances of developing depression. Ibig sabihin po nito, mas nakakatulong po
kapag nakakapag-spend tayo ng time sa nature. Ito yung best example. Pag umuwi kayo ng probinsya, ayan, diba? Papansin nyo ang relax ng lifestyle nila and everything. Kapag yung bilis ng buhay sa mga city and everything, as compared sa province, parang sila parang, uy, kamusta ka na? Gusto ko may ginaya pa ako, diba? Yung mga ganong people and everything. So, nakakahawa yung calm nature ng nature. Nakakatulong yun kasi as you slow down, your mind starts to decompress. Nakakahinga po ang ating katawan sa pagod ng buhay natin. So, katulad nga ng mga ilang kantang na play na namin in the future, in the past, 'di ba? Take a break din, 'di ba? So, magpahinga rin po tayo. And ang dami naming naging tips ni Kayla para makatulong po sa inyo, and mamaya meron pa pong mga iba. Yata, dahil nabanggit ni RR na maya-maya ay meron pa kami i-share. Huwag na natin patagalin pa. Pero bago tayo magpatuloy, eh break muna tayo, mga kagapay. Speaking of break, take a break muna tayo, mga kagapay. Sa mga nakikinig po sa radio, mapapakinggan po ang isang awitin. At kung ikaw naman ay team online, tutok ka lamang din habang nanonood ng ilang videos about FEBC Ministry. Magbabalik po ang Inspirations Unlimited. Si Violeta Ortiz Doliente. Nagtrabaho ako sa Taiwan as a factory worker. Hindi ako ma-regular sa trabaho kasi lagi ako nililate. Kaya nung ano, yung isa naming churchmate nagpasama sa akin dun sa agency para daw magtrabaho sa Taiwan as electronic. Nagmakasakali lang ako. Sa grasya ng Panginoon, binigyan ng pagkakataon na makapag-abroad nga ng 4 na taon. Binigyan ako ng Panginoon ng pusong masayahin. Kaya naging instrumento ako ng Panginoon na magpasaya sa ibang tao. May competition pala doon sa pinuntahan ko ng gawa ng Pilipino, gawa ng Vietnamese, gawa ng Thailander. Pero dahil binigyan ako ng Panginoon ng puso na mapagmahal, binirik ko yung record na yon. Kasi nasa isang company, dapat may unity. Hindi dapat magkaroon ng pagkakaiba. Kaya ako sa pamilya na Kristiyano talaga. Alam mo ba, pagdating ko sa Taiwan, yung radyo, binuksan ko kagad sa 702, tapos Chinese. Laking bulat ko talaga noon. Sabi ko, ay, nasa Taiwan pala ako. Wala nga pala 702 DZS dito. At saka, bago talaga ako umalis, sinabihan talaga ako ng chewing kong pastor na, ikaw ay mawawala sa kawan, huwag kang magwawala. Ako pinagkaluba ng physical na ama, biological father, kasi hiwalay na sila. Pero yung spiritual mother ko talaga, bago ko umalis, lagi niyang sinasabi, magbaon ka ng ano, ng Bible, magbaon ka ng mabasahin. Pagdating mo doon, maghanap ka agad ng church. Sa Taiwan, daming ang tukso. Kasi pag Sunday, yun yung panahon na marami ka makikilala kasi single ka. Pero hindi mo makuha yung enjoyment na ganun. Kasi once pala na mayroong kang Kristiyano sa puso, pag Linggo pa dapat nasa church ako, lalo na pag Sunday. Pero kahit na hindi fix na Sunday yung day off mo, talagang pag nasanay ka na may devotion ka, nasanay ka na nagbabasa ng Bible, kahit nasa lugar ka na yun, hindi mo maalis sa puso mo. Siguro dahil puno ng panalangin yung parents ko dito. Nagpipray kami over the phone. Pinagpipray yung mga magiging kaibigan ko, lalo na sabi nga niya, alam ko naghanap ka na rin ng lifetime partner, huwag kang basa-basa kukuha. Yung tinatawag na Saturday night outs, yung mga party-party, sinubukan ko yan. Hindi ko talaga maramdaman ng enjoyment. Ngayon na ano, na may pamilya na ako, dahil sa DJS talaga, yung paano palakihin ang mga anak, lalo na yung service yung FW, dahil magkalayo kami ng mister ko, sa sandaling mapalayo talaga yung isa sa miyembro ng pamilya, mayroong mangyayaring mahirap. At saka kahit nasabihin mong Kristiyano kayo pareho, may tukso. Lalo siya kasi lalaki siya. May mga babaeng lumalapit. At open-minded ako doon sa tinatawag na FPO, yung for Taiwan only, in regards sa married life. Pero lagi kong sinasabi sa kanya na ano, hindi kita kayang bantayan, hindi ko kayang makita ka 24 hours.
binilin kita sa Diyos. Kung sakali man na mahulog ka sa tuksong yan, mananabot ka sa Diyos, hindi sa akin. Umiiwas na daw siya. May doubt ako minsan, baka ano niya lang, pero salamat sa Diyos kasi binibigyan niya ako ng kapayapaan na ano, na dahil ipinagkatiwala ko sa Diyos, hindi magtatagumpay ang kaaway na sisirain kami. Nabuksan talaga yung isipan mo dyan sa service yung OFW eh, kasi na OFW ka kasi, ito yung nangyayari sa inyo, buo nga kayo pero yung isa na sa malayo, paano nyo masusurvive yung relationship nyo bilang mag-asawa? Bilang pamilya, bilang anak, ganun. Nakakatuwa talaga. Ang laking pasalamat ko talaga na mayroong service yung OFW. Talagang ina-appreciate ko talaga yan. Kasi yung anak ko mismo naka-notice na ano, na dapat pala kahit nasa abroad si tatay, hindi ka mag-arbo. Hanggang kahit na nandun pala si tatay, eh hindi kami walda sa pera. At sa service yung OFW ko nakilala yung Global Filipino Movement eh. At ministry din pala. Na dapat talaga ang isang pamilya ay buo, at maging ano siya sa ibang bansa. Kahit saan bansa siya magpunta, yung ano ng Diyos ay nasa sa kanila. Kasi hindi mapaghihiwalay ng dulyan ang pagiging buong ng pamilya. Naging aral sa amin yung mga naririnig namin na porket nasa abroad, gastos ka ng gastos, sa susunod ka na maghihipon. Eh, sa service yung OFW pa lang talaga natutunan yung ano, unang padala pa lang ng mister mo, dapat magtago ka na. Yung para sa tithes, tapos yung gastusin nyo, may limitasyon ka talaga yung panggastos nyo. Yun. Bakit tsaka ni-recommended ko talaga yung service yung OFW sa iba kong mga kakilala na sa ibang bansa. Kasi malaking tulong siya talaga eh. At tsaka yung programang yan, nung narinig din ng kapitbahay namin, gusto niya nang kumuha ng radyo. Kaya sabi ko, Lord, ito na talaga yung way of ano. Hindi ko masabi sa kanila personal. At saka nababantayan ko yung sarili ko na dapat bilang kapitbahay, maging pagmulan talaga ako ng patotoo. Naging ministry talagang servisyo ko OFW. Kasi akala ko ako lang eh, kasi sa sobrang lakas nga siguro ng radyo ko, naririnig ng kapitbahay na mayroong OFW din. Kaya talagang malaki na aking tulong. Inspirations Unlimited, Tuesday, Tuesday. And nagpapatuloy pa rin ang inyong favorite program kada Tuesday, Inspirations Unlimited. And ako pa rin po si Raymond Paner. And hindi po ako nag-iisa, kasama ko pa rin ang very happy person na si... Kayles Galante here, mga kaagapay. At kanina nga po, iniwanan po namin kayo ng katanungan kung ang kaibigan mo, kaagapay, ay may problema, ano ang maipapayo mo? To be strong or... to be happy. Patuloy niyo lamang pong ipadala ang inyong mga kasagutan at komento. At kanina nga po, na-share po namin ng ilang tips para tayo po ay makatulong na maging happy sa life. This time naman, to be strong. So, yung mental strength naman ngayon ang ating ibibigay na tips sa ating mga kaagapay. Ano na ba yung una? Ito, challenge yourself. Ayan. So, kailangan po natin minsan-minsan mag-step out ng comfort zone natin to boost the long-term and short-term natin sa brain natin, mm-hmm. Diba? And kailangan natin mag-adapt sa mga change sa buhay natin. And not just that, but kailangan natin mag-seek ng discomfort din. Ibig sabihin po nito, hindi po yung maghanap tayo ng gulo or something, ah. Ibig sabihin po nito, kailangan natin i-challenge yung sarili natin mag-grow. Ibig sabihin nito, we have to dig deeper as mm-hmm. we know ourselves better. Yun, mm-hmm. Diba? So, challenge yourself, kaagapay. Mm-hmm. Lumabas minsan sa comfort zone. Hindi ibig sabihin comfort zone siya. Doon ka na lagi. Kailangan natin sometimes maging uncomfortable. But not uncomfortable in a bad way. Uncomfortable to the point na kailangan natin mag-grow. Alam mo yun? Kasi sometimes, if we stay too comfortable, walang growth. Not just that, but baka tama rin tayo. Mm-hmm. Alam mo yun, baka kainin tayo ng, ay, yung hindi na siya peace. Ano na siya?
laziness na yung dating, di ba? So, minsan, we have to step out of our comfort zone. Alam mo yun? Seek a little bit of discomfort. Alam mo yun? Parang, example, okay? Bibigay kami ni Kayla ng example. Example, di ba? Hindi ka mahilig mag-gym. Hindi mo naman po kailangan buhatin agad yung malalaki dun or something eh. Start ka lang, takbo-takbo ka lang. Maliliit, oo. Maliit lang. Maliit lang muna, di ba? Maliit lang muna. Balik ta rin yung table niya sa bahay. The joke lang. Yung mga ganong mga bagay, di ba? So, start simple. And then, hindi po ibig sabihin niya madadalian kayo, kaya po siya lalabas ng comfort zone eh. So, ibig sabihin po nito, you challenge yourself by growing in little ways, di ba? So, magandang reminder to ng mga kaagapay. Challenge yourself. At pangalawa naman, establish positive habits. Positive kaagapay, ha? Positive. Dahil daw yung mga bad habits and negative thinking, nakaka-apekto to mga kaagapay sa ating mental health. Halimbawa, sasabi mo sa sarili mo na kasalanan mo yan, kasalanan mo yan, kasalanan mo yan. Yung lagi mo nalang sinisisi yung sarili mo. O kaya naman, wala pa yung isang bagay pero iniisipan mo na agad ng negative. Nakaka-apekto daw yan sa ating mental health. Kaya mahalaga na imbis na gawin mo yung mga bad habits, yung negative thinking, ang gawin mo na lang healthy habits. O kaya naman, positive self-talk, dahil ito ay nakakatulong na madagdagan ng ating resiliency, ang ating confidence, at saka yung adaptability natin sa buhay. Totoo yan, Kayla, kasi yung mga kailangan natin tanggalin is yung bad habits, diba? Out with the bad, in with the good. Yan. Katulad nga ng pagkain ng isda, diba? Hindi nyo po kakainin yung mga tinik. Ang kakainin nyo lang yung mga laman. Yung laman. Diba? So, sabi nga, fish in, fish out. Ano po yung mga kailangan natin tanggalin sa buhay natin, mga kaagapay? Not yung mga good, ha? Please lang, wag yung mga good. Ang kailangan po natin tanggalin is yung mga bad habits natin. Eto, kailangan, ganda na ito. Ayan. Give yourself grace. Alam niyo po ba, ang self-help ay constant. Ang ibig sabihin po nito, paano natin papatawarin at bibigyan ng compassion yung sarili natin. Alam mo ba, mga kaagapay, ang pinakamalalakas na tao sa mundo, dumadaan pa rin sa paghihirap, paminsan-minsan. Pero hindi po ibig sabihin yan, hindi na sila, nagagalit na sila sa sarili, ba't ako nagkaganito or something like that? Hindi po. Ang ibig sabihin po nito, even sila, ina-acknowledge nila yung mga maling bagay na nangyayari sa buhay nila. Pero, yung response nila, ito yung nagiging different. Instead na, kawawa naman ako, ang iniisip nila, okay, nangyari na to. Paano natin naayusin to? Ina-acknowledge nila, katulad ng sabi namin kanina, yes, diba? But at the same time, hindi nila inaawa yung sarili nila. Sila pa yung mas nagiging kind sa sarili nila. Alam, okay, nasaktan tayo or something in this scenario or that scenario. Okay, paano tayo mag-heal? Hindi po ang ibig sabihin nito, okay, iiyak na lang ako dito sa corner. Mamasamain ko na lang sarili ko or something like that. No! You have to help yourself heal. You have to give yourself grace. Ang ibig sabihin po ng grace, kayo po yung magpapakita ng kabaitan sa sarili nyo. Sino pa magiging kind sa sarili nyo kung hindi kayo? And if hindi kayo magiging kind sa sarili nyo, huwag nyo pong ihintayin yung ibang tao ang magiging kind sa inyo. Kasi sometimes, hindi nangyayari yun eh. So, as much as possible, be kind to yourself, mga kaagapay. Don't be too harsh. Give yourself a little bit of grace, diba? So, hindi kailangan i-superman mo na mag-isa lang ako eh. Ako na lang ganito-ganito eh. So, give yourself grace, diba? Agree. Kasi syempre, diba, lahat naman talaga tayo nakagawa ng kamalian. Hindi naman tayo perfect. Oo. Tao lang nagkakamali, diba? Lagi nga natin narinig. And may mga tough times tayong pinagdadaanan. Nagkakamali tayo sa decision sa life. At mahalaga nakakampi natin yung sarili natin. Sabi nga, 'di ba? Help yourself. Kasi paano ka tutulungan ng iba if yung sarili mo hindi mo matulungan. No. 'Di ba? So, and yes, okay lang pong mag-ask ng help, pero people outside cannot help the person that doesn't want help, 'di ba? So, as much as possible,
you can give yourself grace, mga kaagapay. Kasi, yun yung difficulty ng life eh. Difficulty will always happen. What matters is how we respond. Kasi pag nagalit tayo sa sarili natin, ay, paano na? Paano ka na makakaalis dyan, diba? I-remind lagi yung sarili na laging merong chance to try again. Ang gandang punto niyan, give yourself grace. Mm-hmm. At next naman, practice mindfulness. Ayan. Mindfulness. So, yung meditation, pagkakaroon ng little break sa isang araw after ng work, di ba? Magmuni-muni, di ba? Nakakatulong yan para pagnilay-nilayan mo yung present moment. O, pagnilay-nilayan. O, ano mo kung sa ano yung mali, ano yung tama, sana ako magpo-focus next time, sana ako, ano yung iiwasan kong gawin next time. And mahalaga din talaga na magkaroon ka ng alone time. Anong gagawin mo habang meron kang me time, ay, ha, diba? Yes. Mahinga ka lang, kaagapay. Kung napagod ka sa buong araw ng pag-aaral, buong araw ng pagtatrabaho, mag-spend ka ng time na ikaw lang mag-isa. Maghinga ka lang, diba? Mag-recharge kung kaya sa ng iyong schedule at sana kayanin schedule. And meron na daw mga ano ngayon, application at saka online guides na makakapagtulong sa atin sa ating mindfulness journey. Alam mo, RR, di ba everyday bumibiyahe ako? Siyempre, ilang oras yung biyahe ko. Yun na yung nagiging me time ko. Kaya minsan talaga gusto ko, ako lang mag-isa yung uuwi. Yun na yung nagiging me time ko. Doon ako nagmumuni-muni. Yun, doon ako sa window seat. Yes, specific. Airplane. Titignan ko lang yung ano yung paligid. Mag-iisip-isip lang ako tungkol sa buhay ko. Yun na yung naging me time ko. Yun na yung hinga ko. After ng buong araw na nagtatrabaho ako. Ganon. So, ganon. Habang nakaupo ka sa window seat. Baka window seat eh. Kala mo na talaga. Araw-araw na. Kala mo araw-araw nag-airplane eh. Bus lang naman talaga. Pero practice mindfulness, mga kaagapay. Eto, Kayla. Surround yourself with support. Uulitin po namin, surround yourself with support. Ayan. Mentally strong people aren't islands. Sila po ay naghahanap ng mga people na magsusupport sa kanila. Ulitin po namin, support, not tolerate. Support. Support. Ibig sabihin po nito, ang ganda nito eh. Ibig sabihin po nito, mga kaagapay, sila yung mga people na magtutulong sa'yo, magtayo sa'yo. Pag natumba ka, sila yung magpipick up sa'yo and everything. Pero, hindi po ibig sabihin nito, pag mali na tayo, ito tolerate nila yung mga mali natin. Balance eh. Sila yung people na magpapakita na, uy, friend, medyo baka mali ka dun ng konti. Pero hindi ka nila itutumba. Sila po yung magtatayo sa inyo. And they speak the truth in love. But at the same time, alam nilang may goal ka sa buhay. Sila yung mag-help sa'yo makarating dun. They are the people that literally supports you. So, mga kaagapay, sino yung mga taong yun sa buhay nyo? Again, support, not tolerate. Support. Kasi, pag tinolerate nila yung mga mali natin, ang hirap nun. Kasi walang transparency. But at the same time, as they support you, alam nila yung, ito yung mga best friends yun, nakilala talaga kayo and everything. Ito yung mga people na magde-defend sa'yo, even if hindi mo alam. Mm-mm. And ito yung mga people na, pag tumumba ka na, ay, uy, friend, okay ka pa ba? Ganon. Ano, samgipsal muna tayo or something like that. Kasi, ano, pag-usapan natin, coffee break or, like, ano, milk tea, usap tayo. Eh, milk tea person, hindi na gaan eh. Coffee. Pero, ganon, they will bring you back to where you were before in that kung mas naging healthy ka before, sila yung magtatayo sa iyo ulit. Kapag tumumba ka, uy, hindi ka namin hahayaang nakalugmok ka lang diyan sa lupa. Itatayo ka namin kasi kami yung support mo. So mga kaagapay, sino yung mga taong yun or paano pag wala?
maghanap po tayo ng people na magsusupport sa atin. And they are the people na alam kayo by heart, diba? So, sino yun mga kaagapay? Isipin po natin, kahit dalawa lang yan, okay na po yan. Totoo. Alam mo, ano yan, napaka-importante niyan sa ating buhay. Dahil ang hirap kaya nang meron kang problema tas mag-isa ka lang. Napakahirap nun. Kaya magandang bagay na meron tayong someone, meron tayong friends, meron tayong family na kapag nadapa ka, nakahanda yung kamay nila para ibangon ka. Diba? Tulungan ka na ibangon ka, hindi yung sisisihin ka pa, i-down ka pa. Sila yun nandyan para tulungan kang ibangon. At alam mo, RR, ang blessed ko. Yes. Dahil habang pinag-uusapan natin to, meron akong mga tao in mind na alam ko na sila yung mga best support system ko. And I pray na yung ating mga kaagapay ay meron din mga matatawag na support system nila dahil darating at darating na magkakaroon tayo ng problema. Napakahirap na mag-isa ka sa iyong problema. Mahalaga na meron kang support system na magsasabi sa'yo na ganito, ganyan, tutulong sa'yo, makikinig sa'yo, di ba? So, mga kaagapay, sino yung mga kaibigan nyo mag-shield sa inyo kapag dating ng panahon? Diba? So, sana, tag nyo sila sa comment section. Yung parang konting, I appreciate you, my friend. Yung ganun. Be strong, ganun. Encourage natin ng isa't isa. Kung wala po tayong friends, maghanap po tayo sa comment section. And if ayaw nyo po mag-comment, like nyo na lang yung video. Yan. So, surround yourself with support, mga kaagapay. And last, take care of yourself. Aww. Ingatan mo, kaagapay, ang iyong sarili. Ay, nasusugatan. Natutumihan. Minsan, kailangan natin magkaroon ng break, mga kaagapay, at self-care. At kung gaano kailangan ng ating physical health ng pahinga, tulog, kain, ng pagpapa... Alimbawa, nag-gym tayo, yes, diba? Pero di ako nag-gym eh. Paano ba? Nag-exercise tayo. Kailangan yun ng ating physical health. Ganon din sa ating mental well-being. Kailangan din ng pahinga ng ating mental health. So, meron yung mga tao, di ba, merong iba't ibang way para maalagaan yung sarili nila. Merong mga... sa mga babae, papa parlor once a week, di ba? Once a month, once a week. Once a day. Once a day. Nagpapamassage. Iba't iba tayo ng way para i-reward yung sarili natin, para bigyan yung sarili natin ng break. So, kung ano man yung way ninyo para ibigay yung sa sarili nyo yung break na yon, yung self-care na iyon, mainam yan, mga kaagapay. At lalo na yung ating mental well-being. Sa atin daw, everyday life, magkaroon daw ng moments para i-cherish yung mga, kahit yung mga maliliit na bagay. Dahil dyan sa mga maliliit na bagay, nagsisimula yung mga malalaking bagay. Diba? Hindi naman mabubuo yung malaking bagay kung wala yung maliit na bagay. So, maging mapagpasalamat, i-treasure yung mga bagay na yan, and relax. Ayan. Relax daw, RR. Relax, relax and take care of yourself sa paraan na effective sa'yo. And ang ganda nun, Kayla. No? Kasi, paulit-ulit na po namin sinasabi ni Kayla, sino po ang mag-aalaga sa sarili natin if hindi tayo magsa-start alagaan ang sarili natin, di ba? And at the same time, you matter. Yes. Paulit-ulit po namin sinasabi dito yan, you matter. So, paalam niyo po sa sarili na you matter by taking care of yourself. Start simple. Maging grateful ka lang. Gawa ka ng thank you list. Hindi kailangan extravagant, parang, ala, thank you kasi may bago kaming ganito or something. Hindi po. Minsan, thank you, nagising ako ng ganito. Yes. Thank you, nakakahinga pa ako. Thank you, yung UV namin nasakyan or something like that. Thank you, may work ako. Oo, instead diba? Na magreklamo ka, mapapagod na naman ako. Pero thank you, natouch ako dun sa one time na nag-devotion tayo. Tapos na ikwento ni Angie na
nasa pila siya. Mm. Tapos akala niya pila yun ang sasakyan. Pero pila pala yun na naghahanap ng trabaho. Tapos oh, din niya na-realize na ang blessed niya kasi meron siyang trabaho. Hindi siya nakikipila doon para magkaroon ng trabaho. And na nag-strike yun sa akin kasi oo nga no, ang blessed ko na meron akong trabaho. And yes, no. Aside doon sa mga, buti, akala ko nabigyan ng trabaho si Amgi doon eh. The joke lang. Pero, paglabas niya, no, bayad po. Ay, hindi, ano to, pila to na nga. Pila to ng work, sorry. Na nag-a-apply. De, pero, kidding aside, no, sometimes you have to be grateful. And lahat ng points na sinabi namin ni Kayla, ano po doon yung ma-apply nyo sa buhay nyo ngayon? Minsan hindi siya lahat, minsan pili lang, pero start with one. Kahit isa lang. Ano po yung ma-apply natin this week or even today? Ano po yung ma-apply natin doon sa mga nasabi namin ni Kayla na points, di ba? So, if may na-apply man po kayo, tag nyo po. Tag nyo po kami sa comment section or something and babasahin po namin yan. Or tag nyo si Kayla sa comment section, babasahin niya yan. Yes! Sisipagan niya po, magbasa isa-isa niyan. Babasahin ko po yan, mga kaagapay. At i-heart track. Ayan, diba? Oo. So, mga kaagapay, I hope na inspire po kayo sa ating mga ibinahagi today. At RR, sa lahat ng ating mga pinag-usapan ngayon, ano yung mga simple takeaways mo dyan? Ako, yung isa sa mga takeaways ko today is yung mga strong people, hindi sila aksidenteng napunta dyan. It's a process, di ba? At the same time, hindi sila mag-isa. Sabi nga, di ba? Ulit-ulit namin sinasabi ni Kayla to kanina pa. No man is an island. Kung apelido niya isla, baka. Pero di joke lang po. Ang no man is an island, what that means is that hindi ka dapat mag-isa. May naalala lang po ako kasi mahilig ako sa history and stuff eh. Sorry guys. Pero may naalala lang po ako na in the time po nung mga war times, nung mga panahon pa po ng, hindi ko na i-mention para specific, wala na pong specifics, but there's some sort of defense system dati na pag may tumumba, ay, haharangan siya nung nasa likod niya para hindi siya maatake. So, ibig sabihin po nun, there's gonna be people that defends you. There's gonna be people that helps you up when you're down. Kapag may nangyayaring problem sa buhay mo, you're never alone. So, same goes with our lives, mga kaagapay. Who are those people? If wala man, start with one. Then get another one, diba? Eh, tatlo na kayo, or something like that. But at the same time, give yourself grace. Ang ganda nun, Kayla, kasi sa panahon ngayon, ang daming harsh sa sarili nila. Ang daming, ang taas ng expectation. Pag hindi na meet, magagalit sa sarili or something like that. So, be kind to yourself. Kasi who else will be kind to yourself aside from you? How can kindness start from other people if you're not kind to yourself, diba? So, isipin po natin, what ways can we appreciate ourselves? O pag sobra namang appreciate ng self natin, oh, medyo iffy tumaas na yun. Tumaas na masyado. Oh, ibaling naman natin sa iba. Or maghanap naman tayo ng people na i-complement natin, di ba? And ang dami sa mga nasabi namin today, it's about the self. It's about how we can value ourselves. How can we be stronger? And siguro mga kaagapay, ang best takeaway namin is that mangyayari yung mga storms eh. Mangyayari yung mga problems. Hindi mo awala yan. Yes. May mga problema pa rin tayo bukas. Pag natulog ka, meron pa rin ulit sa susunod na araw. Ganda encouragement eh. No? Pero, at the end of the day, how can you be stronger by acknowledging all of this? By asking help? By making decisions based on these things. So, mga kaagapay, ang dami naming nasabi and hindi enough yung time namin ngayon para mabigay sa inyo yung mga iba pang points or maghanap pa ng ibang points kasi ang dami pa. But the takeaway is that alagaan po natin ang mga sarili natin. If problems come, let's be stronger, let's be happier in facing it. Kasi doon natin makikita paano mag-work si God. So, yun yung encouragement namin sa inyo, kagapay. Ikaw, Kayla? Ako, after ng mga ating pinag-usapan, ikaw ang sabi mo, alagaan yung sarili. After alagaan yung sarili, mainam din, kaagapay, tayo-tayo.
tayo yung maging support system ng bawat isa. Yes. Tayo yung maging support system ng isa't isa at maging sagot tayo dun sa ating question of the day na kung ang kaibigan mo ay may problema, ano yung maipapaya mo? And I hope habang tayo ay support system ng ibang tao, maging best support system tayo ng ibang tao at masabi natin na be strong in the Lord, be happy in the Lord. So yun lang mga kaagapay, tayo po ay mag-ibigan. Mag-ibigan, magkaroon ng care sa bawat isa at maging best support system ng bawat isa. So ayan mga kaagapay, ang iksi ng oras. Kaya naman tayo po ay nasa end part na ng ating program. Kaya nagpapasalamat po tayo sa ating mga nakasama sa broadcast, ang ating production technicians at maging sa RTV team. And nagpapasalamat din po kami ni Kayla sa mga broadcast engineers namin na si JV Tabua and si Chris Molina and ating mga kasama sa Bukawit Transmitter Site. Maraming salamat po sa inyong lahat. At maging sa iyo kaagapay na tumutok at nakipagkwentuhan dito sa Tuesday edition ng IU. I pray kaagapay na kayo po ay nakapulot ng inspirasyon sa ating episode today at i-share nyo po yan sa iyong mga kaibigan, kamag-anak, kapamilya, churchmate at maghawaan po tayo ng inspirasyon. Mm-hmm. Muli po kaagapay, Kayla Escalante here. And Raymond Paner. And kami pa rin ang inyong mga kasama sa inyong favorite program kada Tuesday, Inspirations Unlimited. God bless kaagapay! Inspirations Unlimited. Tuesday.